may isa tayong viewers guys na nagtatanong kung pwede ba daw gumamit ng dalawang subwoofer o base no sa isang dividing network. So ang ating dividing network guys no, mayroong dalawang klase, mayroong 3-way at saka 2-way. So ang ginagamit kong dividing network ay 2-way lang ano, base at saka tweeter lang. So ang tanong kung pwede ba daw gumamit ng dalawang speaker o subwoofer sa isang dividing network. So ito guys na ipapakita natin yung ating dividing network. So bago ako bumili ng dividing network, nagbabase muna ako sa aking amplifier na gagamitin ano. Minsan ginagamit ko itong si Kibler, minsan si Sakura 735 ano. Ito ang aking dividing network. Ayan, 600 watts ito no. Two-way ito no. Base lang at saka tweeter. Itong ginagamit kong speaker ano, ayan 500 watts. So katulad nito no, ang ating amplifier ay nagwa-wattage siya ng 800 watts per channel no. PMP o kasi integrated lang naman to no, ang ating amplifier. So ang ginamit ko rito ay 600 watts. So dun sa nagtatanong kung dalawang speaker ang gagamitin ano. So kung halimbawa yung ating dividing network 600 watts, siguro pwede natin siya magagamit sa 300 watts no na ating speaker. Kasi nagbabase lang tayo nito sa ating amplifier no na wattage. Kung gagawin natin dalawang 500 watts ang gagamitin natin, ma-overload na ang ating amplifier ano. Kaya dapat nakadepende din tayo sa wattage ng ating amplifier at saka sa dividing network bago tayo mag ano ng ating speaker. So halimbawa no, dahil gusto natin gumamit ng dalawang speaker, nagbili tayo ng dividing network na nagwa-wattage siya ng 1000 watts ano, itong ating dividing network. So gusto natin gumamit ng dalawang 500 watts no na speaker. Ang kawawa naman dyan yung ating amplifier no, mag-overload ang ating amplifier. So ito ang dividing network, may ginagamit natin to per channel ano. Ayan, sa ibang sa isang channel 500 watts din ang ginagamit ko no, para tumagal naman yung gamit natin, iwas tayo overload ano. Gusto natin siguro na gumamit ng dalawa, pwede na 300 o 250 watts na speaker para pasok sa wattage ng ating crossover at saka sa ating amplifier. Ang pinagkakaibahan kasi ng ating dividing network mga idol ano, ginagamit natin ito sa isang amplifier lang nagamit natin na gusto natin ipaghiwalay yung ating tweeter at saka base. O mayroon man tayong mid-range, dito tayo gumagamit ng 3-way at after sa amplifier kung saan nasa soundbox natin siya na nilalagay ano. Yung iba naman gumagamit ng mga amplifier ng higit sa isa o dalawa o tatlo ano, yun yung pinaghiwalay yung mga frequency. Sinasala na ang bawat frequency no bago iba to sa ating amplifier. So yun ang pinagkaiba ng dividing network at saka yung crossover na ginagamit.